Minsan sa kasaysayan ng volleyball dito sa ating bansa, nakakuha tayo ng tatlong magkakasunod na gintong medalya sa SEA Games. Isa sa mga dahilan kung bakit nakuha natin ang three-peat championship noon ang manlalarong si Thelma Barina Rojas. Bago pa man sumikat ang mga pangalan ng mga manlalaro natin sa ngayon kagaya ni na Eliza Valdez, Cici Rondina, Jaja Santiago, Ara Galang, Abby Maranio at iba pa, nauna nang umukit ng sariling nitong pangalan sa kasaysayan ng volleyball ang itinuturing nga na legendary spiker na si Thelma Barina. Kabilang si Thelma Barina sa ating national team noong 1981 SEA Games kung saan muli nating naiuwi ang gintong medalya at muli din nating natalo ang ating pinakamahigpit na kalaban noon na Indonesia. Ang pagkakuha natin ng three-peat championship sa SEA Games ang maituturing na isa sa pinakamalaking karangalan na nakuha natin sa larangan ng volleyball. Matatandaan na noong 1981, ang ating bansa rin ang naging host country ng SEA Games. Dahil dito, mas lalong naging espesyal ang pagkakuha natin ng kampiyonato sa nasabing taon. Nung sumunod na SEA Games taong 1983, bumawi ang Indonesia at nakuha nito muli ang gold medal. Pero hindi naman nagpatalo ang mga Pilipino. Taong 1985 at 1987, muling pinatunayan ng mga Pinoy na tayo ang pinakamagaling sa larangan ng volleyball dito sa Southeast Asia. Mula noong taong 1981 hanggang 1987, kung saan kabilang nga sa ating national team ang ating legendary spiker na si Thelma Barina, ang ating bansa po ay nakauwi ng tatlong gintong medalya at isang silver. Nung sumunod na SEA Games taong 1989, si Thelma Barina ay nagsilbi bilang assistant coach ng ating national team. Ito ay sa kadahilan na nakakapanganak pa lang nito noon at hindi pa ito maaaring maglaro. For the first time ng taong iyon, hindi po nakakuha ng kahit na anong medalya ang ating bansa. Sa kung anumang kadahilanan, noong taong 1989 din, nang umpisang mamayagpag ang bansang Thailand sa larangan ng volleyball. Muling naglaro para sa national team ang legendary spiker na si Thelma Barina Rojas noong taong 1991. Sa kabila ng kakulangan sa preparasyon dahil nga sa gusto na nito noong maging assistant coach, ay nagawa pa rin maiuwi ng Pilipinas ang bronze medal. Hanggang sa taong 1993, muling pinatunayan ni Thelma Barina ang galing na taglay ng mga Pinoy sa larangan ng volleyball, kung saan naiuwi nga ng bansa ang gintong medalya. Sa kabuuan, mula taong 1981 hanggang 1993, kung saan naglaro si Thelma Barina Rojas para sa ating national team, tayo ay nakauwi ng apat na gintong medalya, isang silver at isang bronze. Si Thelma Barina Rojas din ang nakakuha ng MVP at Best Open Spiker Awards noong taong 1987. Ang mga taon ngang iyon ang maituturing natin na Golden Years of Philippine Volleyball. Nitong nakaraang linggo lang, sa isang panayam, ay naikwento ni Thelma Barina Rojas ang mga pinagdaanan nito noong naglalaro pa ng volleyball para sa ating national team. As my sport, actually I played from the start just to be exempted in my physical education because I don't have any talent talaga in dancing. I'm so poor with that. Ako lang Bisaya na wala dito, wala doon yung boses ko. So I started with the softball volleyball. Buhay mahirap. I use sports just to finish my studies. Sobrang hirap at the age of 17 years old, I work na already. Nag-o-office na ako, tapos nag-aaral pa ako, nag-training pa ako. Pero di ko nga rin ma-ano if I get back kayanan ko yun. Sabi ko talaga na I want to finish. And then my parents, even in the high school time nga, hindi talaga nila kaya. Even to the public school. So, God knows my heart.
ginawa ni Lord ng paraan. So I'm looking scholarship. So it's only in volleyball that offered. Ayun, na volleyball ako, and then nakitang something to me. There's something to me na even me, I cannot explain. Si Thelma Barina Rojas ay naniniwala na ang mga manlalaro natin sa ngayon ay merong sapat na talento at potensyal para maiangat ang ating bansa sa larangan ng volleyball. Para makamta natin ito, kailangan daw na isantabi natin ang politika at kailangan ding magkaroon tayo ng long-term preparation. Sa kasalukuyan, patuloy na ibinabahagi ni Thelma Barina Rojas ang mga nakuha nitong karunungan sa larangan ng volleyball sa pamamagitan ng pagturo sa mga estudyante ng Makati Gospel Church sa Taguig City bilang isang coach. Matatandaan na noong mga nakaraang taon, si Thelma Barina Rojas din ang naging coach ng men's and women's volleyball team ng De La Salle College of St. Benil. Thank you for reaching this far. If you find this video helpful, support our channel. Just click the subscribe button and hit the bell icon.